Yo, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction. And welcome to my channel, Tunay na Kritiko. Ayan, at meron po tayong panonoorin isang video. Ito po ay nagmula kay Salomo 21. Ayan, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe at nakakabisita sa channel ni Salomo 21, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay. At ito muli nating panonoorin ang video ni Salomo 21 at muli niya tayong ipapasyal at bibigyan ng mga kaalaman ukol sa mga ginagawang proyekto ng ating Pangulo na si PBBM na sinasabi nila ng iba na lalo na ng mga bumabatikos kay PBBM na wala naman daw ginagawa si PBBM. So ito, panoorin natin at panoorin nyo, no, nang malaman nyo kung ano ang ginagawa ng ating Pangulo para sa mga Pilipino. Salomo 21, pasok! Ayon sa pinakahuling ulat ng Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD, umaabot sa 6.5 million ang backlog sa babahay ng bansa. Mm-hmm. Yung ating pong 6.5 million housing need, hindi naman po yan nangyari overnight. Yan po ay naipon mula po nung nakakailang dekada na po. Ano po? It's a function of many things. No, kasama po dyan yung patuloy na paglago ng ating populasyon. At saka masasabi po natin na nagkaroon po kasi ng pagbaba po ng budget na nakatuon sa public housing sector noong mga nakalipas na taon. No? In fact, pag nagbabudget hearing kami, aming ina-underscore yung fact na in the last more than a decade, hindi halos lumalampas ng 1% of the national budget ang budget na napupunta sa public housing sector. Isa ngayon sa pinag-aaralan ang pagtukoy sa mahigit 16,000 hektaryang lupain ng pamahalaan na kasalukuyang hindi napapakinabangan para gawing socialized housing sites. Nitong nakalipas na mga linggo, ang ating pong Office of the Press Secretary, nagkaroon na po ng anunsyo ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, ay nagbigay na po ng instruction na maglabas po ng executive order para po magtuon ng ating mga government lands in support of the pambansang pabahay para sa Filipino Priority Program. By doing so, unang-una, bababa po yung kosto ng pagtatayo ng bahay. Pagka po bumaba ang cost of housing construction, ang mangyayari po dyan, bababa ang amortization. Mas mababa ang amortization, mas malaki ang kakayanan ng ating mga kababayan na magbayad. And second, pagka po nilagay po natin yung mga otherwise not so utilized government lands, magkakaroon po ng development dun sa lugar na yon. Pagka po nagkaroon ng development, nagkakaroon po ng economic activity, at nagkakaroon po ng economic activity, nagkakaroon po ng tax base, makakapag-raise po ng revenue ang ating gobyerno mula from that development. So nakikita po natin, itong ating pambansang pabahay priority program, hindi lang siya shelter solution. It is also a way of pump-priming the economy para po sabay-sabay tayong makaahon mula po dito sa pandemya. Yun, tama naman yun. No? Ito, kumbaga, tayo'y magkakaroon ng panibagong pag-asa. Siyempre, nung nakakaraang pandemya, talagang halos malugmok tayo. Halos walang nakakapagtrabaho. Maraming bumagsak na mga negosyo. No? Dahil talaga eh, walang gumagana nun eh. Halos, oh sige, may mga gumagana yung mga pagkain. Pero siyempre, noong mga panahon na yon, para makaiwas sa pandemya, eh talagang maraming nagsara. Ngayon, unti-unti na tayong babawi, no, sa tulong ng ating mahal na Pangulo na si PBBM. No, kaya nakikita naman natin na ginagawa niya naman lahat upang makabangon ang ating ekonomiya at mabigyan muli ng pag-asa ang bawat Pilipino. Isa rin sa binibigyang prioridad ng pamahalaan ang masolusyonan ang problema sa paglobo ng informal settler sa bansa. Natutuwa po kami dito sa aming tanggapan, Department of Human Settlements and Urban Development, ng ating pong Pangulo ay nagkaroon po siya ng stint bilang sa Senado na bilang nagpatakbo po ng Committee on Housing. So andun po yung level ng familiarity, andun po yung level of understanding dahil nabanggit niya nga po nung kamakailan nung nag-award po ang NHA ng SELA sa NAI Cavite, nabanggit niya na nagpapatuloy pong lumaki yung housing need. At kung hindi po tayo magbabagong approach, eh baka lalo pong lumaki itong housing need. So ito pong ating approach na bago, ito pong ating susubukan at ito pong ating pagtutulong-tulungan. At ang amin ng mga kalihim, Secretary Acusar, ay isa naman pong eksperto sa real estate development. Kaya po naniniwala po tayo sa tandem na yan, eh andyan po yung expertise at andyan po yung commitment para mapalipad po itong programang ito. Ang amin lang hiling sa ating mga kababayan,
sa ating mga national government agencies, sa mga local government units at saka sa private sector. Ito na po ang ating pagkakataon. Solusyonan itong ating kinakaharap na housing need at sana po ay mapagtulong-tulungan na natin itong problema ito. Sa pagdaos ng Urban Poor Solidarity Week 2022 ng Presidential Commission for the Urban Poor o PCUP, isang ahensya ng pamahalaan na nagsusulong na mabigyang proteksyon ang karapatan ng maralitang sektor ng lipunan, lalo na ang suliranin ng informal settlers. Isa sa kanilang binida, ang Piso Ko, Bahay Mo Program. Uy, piso mo, bahay. Ang problema ng Pilipinas ay pabahay. Alam na po natin yun. So kailangan lang ng taga-gobyerno, kailangan lang namin na magkaroon kami ng mga projects na pabahay. Kaya lang, nangyayari, kulang yung pondo natin, ang pamahalaan. So now, the PCUP now is involving and asking also some other NGOs, some PCUP Goodwill ambassadors, some foreigners to act on this one. Because hindi lang po ito problema ng ating presidente, hindi lang po ito problema ng ating senators, ito'y problema po nating lahat. Especially po, problema po ito ng ating mga municipal mayors and city mayors. Sinusuportahan po ng PCUP yung programa ni Pangulong Marcos na Pambansang Pabahay Program. Ito po ay sumasalimin sa polisiya niya ng na zero ISF 2028 tayo. So ang mandato talaga ng presidente ay tulungan itong mga maralitang kababayan. At ang PCUP po ang tumutulong sa pagkakandak ng social profiling at ang database gathering. So, talagang hindi pa rin nawawala sa mga Marcos ang pagtulong sa mga kababayan nating maliliit. No, katulad nitong pabahay na isinusulong ng ating Pangulo para sa mga kababayan nating mahihirap, lalo na yung mga nakatira dun sa mga alanganin. Gusto niyang mailipat dito sa ganitong pabahay. Napakaganda naman ng adhikay ng ating Pangulo na hindi nakikita ng ilan. So, importante po yun para matukoy po natin at paiwasan natin yung tinatawag na syndicated squatting. So, yun po ang kasing sumisira sa programa at polisiya ng gobyerno with respect sa housing. So, ganun po, bilang mandato namin sa ilalim ng Executive Order No. 69, ang PCUP ay isa sa key shelter agency. Kasama ng NHA, Pag-ibig, SHOPSI na tumutulong para sa ating mga suliranin sa usapin ng pabahay. Bukod po sa usapin ng pabahay, ang PCUP rin po ang nagkakandak ng seminars, trainings, kung saan ang mga pabahay ay sinusundan natin ang mga livelihood programs. May pabahay tayo, may programa tayo, at sa ganon, may aangat natin ang buhay ng maralitang Pilipino. Patunay sa malasakit ng pamahalaang Marcos para agarang masolusyon ang problema ng bansa sa pabahay. Binangunahan ng National Housing Authority o NHA ang pamamahagi sa mga bakanting public housing units sa buong bansa, kung saan umabot sa 30,000 pamilyang Pilipino ang napagkalooban ng naturang housing units. Nag-ikot-ikot po tayo sa mga project sites at may mga nakita po tayo mga bahay na wala po nakatira. Yung iba po, lagpas po isang taon, dalawang taon, wala pa po nakatira. So, pina-inventory po natin lahat yan. At dyan po natin nakita na meron pong 30,000 na bakanting bahay na wala po nakatira. Sa dami po ng nag-request at gusto magkabahay, within 100 days, pina-inventory po natin yan at gusto po natin ibigay yan bilang maagang pamasko sa ating mga kababayan. Ayaw po natin na merong bahay na nakatinga, na bakante po. Hindi po maganda yan eh. Sayang po ang resources ng gobyerno kung merong bahay na bakante. Tama. Isa sa mga maswerte na nabigyan ng pabahay sa Naic, Cavite, ang pamilya ni Ginang Rochelle Bautista. Isang dating informal settler mula sa Paranaque na ngayon ay meron ng sariling tahanan. Wow! Sa squatter area lang po kami nakatira. Meron po akong tatlong anak. So minsan po, nag-worried ako sa mga anak ko kasi wala kami sariling bahay. Dati nagre-rent lang po kami hanggang sa hindi na nag-pandemic, hindi na namin kaya mag-rent. Kasi yung parehas kami nawala ng trabaho ng asawa ko. Kasi yung sitwasyon po namin doon sobrang malamok, sobrang malangaw, maputik, konting ulan, sobrang pumuputik na po. Tapos pag bagyo, nag-iiyakan yung mga anak ko kasi pinapasok po talaga kami ng tubig. Tapos yung bahay namin, as in, yung yero, kulang na lang, lipa rin. Nag-iiyakan yung mga anak ko, parang may iiyak ka na din kasi. Hanggang sa merong binigay si Lord sa amin na isang tao na tumulong, na tinulungan kami. Nailakad sa gobyerno hanggang mapakarating sa NHA na matulungan kami na magkaroon ng sariling bahay. Parang ito po yung susi po ng bahay namin na akala po namin na hindi na mangyayari. Dahil po, syempre sa squatter ka po,
wala ka ng titulo. Wala ka naman pong kahit anong pangahawakan na anytime po ipaalisin ka rin. Bilang pangunahing ahensya. Ayan ha, yan ang isa sa mga ebidensya, no? Na totoo ang proyekto ng ating Pangulo. Kasi mayroong mga nagsasabi, wala yan. Kumbaga, hindi totoo yan. Parang binibigyan nyo lang ng pag-asa yung mga tao, pero wala naman yan. Pero eto po, eto, no? Nakita natin, merong nabiyayaan ng bahay at patuloy silang magbibigay ng bahay sa mga kababayan nating kapuspalad. Lalo na yung mga nakatira nga sa mga alanganing lugar, no? At magkakaroon sila ng sariling bahay. Yan ang proyekto ng ating Pangulo. At yan ang ikinikilos ngayon niya, no? Kumbaga, syempre, nasisira ang ating Pangulo sa mga idinidikit na issue tungkol sa kanya. Ang iniisip nila, baka hindi pinapansin ng ating Pangulo o kinukonsinto yung mga ganung bagay. Kasi kung lahat-lahat naman talaga, iintindihin ng ating Pangulo na si PBBM, talagang mahihirapan si PBBM yan, no? Kasi ito nga mas tinututukan din ni PBBM ang kabuhayan at ekonomiya natin at lahat ng mga Pilipino, muli niyang maibangon ang Pilipinas. Diba? So, nandudun na nga tayo na aksyonan niya yung mga taong na i-appoint niya na medyo alanganin na nagkakaroon ng mga issues. Siguro naman nakakausap niya din yung mga yun. Pero unawain na din naman natin si PBBM sa kanyang mga ginagawa. At ito naman nakikita naman natin at nagpapatuloy ang kanyang ginagawa tuloy-tuloy. Siya ng pamahalaan na siyang nangunguna para bumuo ng mga socialized housing sites sa bansa, binibigyang prioridad na mabigyan ng mura at desenteng pabahay ang mga kababayan natin na napapabilang sa maralitang sektor ng lipunan. First 100 days po, within 1 week po, na ipamigay po natin ang ating Emergency Housing Assistance Program worth 270 million. Binigay po natin yan sa more than 25,000 families na tinamaan po ng lindol sa Northern Luzon, sa Abra at Ilocos Sur. So sa first week po, ito po yung pinakamabilis na nagawa po natin. Yung mga iba po, na inventaryo po natin ating mga pabahay para wala pong ba ating pabahay. And nakaplano na po tayo sa future projects natin by 2023. Ang National Housing Authority po, naka-focus po tayo sa aming target na 1.3 million houses para sa mga low-income families at informal settler families. Ito po, naka-focus po tayo dito. Ito po ay mga pabahay na very affordable. Ang pabahay po namin is ang monthly payment po is 600 800 pesos. Pwede na! Meron po tayong bagong programa which is the in-city or near-city housing. Ito po ay mga mid-rise and high-rise condominiums para po sa mga informal settler families para po hindi sila malayo kung saan sila nakatira dati. Itutuloy po natin yung existing program ng NHA pero dadagdagan lang po natin ng mid-rise and high-rise na condominiums as an option kung gusto po nila sa in-city or off-city. Inilunsa din ng NHA ang programang Build Better and More o BBM Housing, kung saan layunin nito BBM na mabigyan housing ng mura at dekalidad na pabahay ang bawat pamilyang Pilipino. Ito po ang ating initial program. Nag-inspection po tayo sa mga project sites natin. Gusto po natin na yung ating mga pabahay ay maging mas maganda, mas malaki, at mas marami. Gusto po ng antas ng housing po sa National Housing Authority are in par with the private developments. We want na to raise the bar, itaas po natin ang antas para pare-pareho na po ang quality ng housing natin. Marami pong pwedeng i-improve sa housing ng ano. Eh doon po pumapasok yung aking expertise sa private sector. Alam niyo po, ang simpleng pinto, simpleng windows, simpleng tiles, marami pong pwedeng baguhin sa mga konting detalye. Pag nagsama-sama po yung mga malilit na detalye niyan, mas magiging maganda po ang ating pabahay. Mm-hmm.
Sa ilalim ng programang BBM Housing, BBM, maaasahan na hindi lamang ordinaryong pabahay ang handog ng NHA, kundi isang komunidad na maghahatid ng bagong pag-asa para sa mamamayang Pilipino. Ayon at ating natunghayan ang video ni Salomo 21. Ayan ha. So ito yung magbibigay pag-asa sa ating mga kababayan na magkaroon ng sarili nilang bahay. Yung sinasabi nga nung kanina ni Sir na 600 to 800 a month, eh napakamura pa rin nun. Kumpara naman sa mga apartment ngayon na 8,000, pinakamababa 6,000, no? 4,000, medyo malabo ka na ngayon makakita masyado ng 4,000. Pero ngayon talagang lowest 6,000, no? Talagang saan ka mamimili? 6,000 o 800 o 600? Kasi may mga tao minsan na, oh, bakit mabahay na yan? 600, may bayad pa. Huwag na po tayong magreklamo. Kasi po, napakamura na niyan. Siguro kung batugan o tamad o ayaw magtrabaho, yung titira dun sa bahay na yun, 600, talagang hindi kaya na bayaran yun. Pero kung ikaw naman ay masipag, may trabaho ka, may trabaho ang pamilya, talagang kaya mo naman yun. At saka napakamura niyan. No? Kumpara sa mga apartment na napakamamahal. Maliit, meron ka, maliit, pero ang mahal, libo pa rin, di ba? So maganda ang nagiging proyekto ng ating Pangulo para sa ating mga Pilipino. Patuloy siyang nagbibigay ng pag-asa sa ating lahat at sana'y magtuloy-tuloy pa ito. Lalo na siyempre yung mga mamahal na bilihin ngayon at mga gulay sana ay magmura na rin. Yan ang hinihiling natin. Pero hindi naman natin minamadali ang ating Pangulo. Pero hindi naman talaga problema ng Pangulo yan kasi talagang ano eh, sa iba talaga talagang matataas, no? Di ba mga katunay? Tama ba ako? So, huwag tayo mainip dahil alam natin yan, natatrabahuhin ang ating Pangulo yan lahat isa-isa. At muli niya tayong ibabangon. So once again, I'm BT, and I'm out. Peace!